Welcome sa channel Mags Works and Hobbies. So ang video natin ngayon ay tungkol sa TCL na 40-inch, no? Sintomas nito, okay naman siya umaandar, walang problema, no? Pero after 30 minutes, pusa siyang mag-shutdown, no? Babalik sa standby. Tapos i-click mo yung power, sub-power niya, mag-on. Pero mamatay din ulit. Kung minsan naman umaabot ng 1 hour, no, lalo na pag may hangin or nakatutok yung electric fan sa likod. So, yun ang problema niya. So, anong solusyon doon? So, panoorin mo ang video na ito at tiyak, no, makakuha ka ng technique, no, na pwede mo magamit sa mga ganitong sintomas. 7:12 ng gabi yan, ha? So monitor tayo ng supply niya, 12 volts syempre, 12.05 stable, so napakaganda. So ibig sabihin, normal siya, no? So hayaan muna natin kung gaano siya katagal bago bumagsak. After mga 30 minutes, no? Ito na siya. Yung stable na 12 volts, ayan, tingnan nyo. Wala na. Parang nabubuwang na siya, no? Nagfa-fluctuate yung 12 volts into 11, tapos bumabagsak, nagsa-standby siya. Ayan, no? Ayan. Bumabalik sa white yung ilaw, no? Indicator, white LED. So, anong sira? Anong suspecho na pyesa? Ito ang akin nakita. Posibleng palitan natin. Optocoupler, yung capacitor sa primary, or yung Schottky diode, no? Fast recovery diode ng 12 volts, no? Ayan, no? Stable, oh. Naka-standby yan, ha? Tingnan nyo, naka-white yung standby dyan. Indicator. Yun, bumabalik. Maabot na lang ng 11 volts. So, naghanap tayo sa mga scrap na board, no? Yung diode na nakadapa, ano? Ayan, no? Yung kanyang positive pin, yan mismo yung kanyang heatsink, no? Nakadapa kasi siya, no? So, tinanggal natin yun gamit ang hot air para di masira. Kasi pag pinilit natin ang soldering iron, mahihirapan tayo. Baka masira pa, sayang. So, TCL din ang board na kinuha na natin. At syempre, naikabit na natin doon. At nag-monitor tayo. Ayan, o. Ayan na siya, o. Ayan, yun yung luma, no? Sa kamay ko. At nag-monitor ulit tayo, 12.04. So, symptoms, no? Nag-shutdown pa rin. Kaya, pinalitan ko na, tinanggal ko na yung optocoupler. So, panoorin nyo kung paano ko siya i-test. Using 10K, no? Sa ating ohmmeter analog. Iko-compare natin yung kanilang continuity. Ayan. Sa pin 1 and 2, low resistance siya dapat. Pero pag reverse, walang resistance. Ano? Ang pin number 3 and 4, high resistance, reverse, walang resistance dapat. Walang reading, no? So, ganun ang pag-test ng optocoupler. Nakaset tayo sa 10K dapat. Ayan, kita nyo. Yung ipapalit ko at yung luma, no? Tinanggal ko doon sa board. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Ayan. Binaliktad ko. Meron. Yung red sa left, meron siya. Ipalit natin sa right, meron pa rin. Ibig sabihin, may problema siya. Dito sa kabila, ayun, wala, oh. Ayan. Yung red na sa kanan, so ito yung gagamitin natin kasi yan ang walang leak, no? Confirm natin kung walang leak. Tinanggal ko ulit doon. So walang palo. Wala ba? O, meron pala. Pin number ano yan, ha? Pin number 1 and 2. Reverse, wala dapat. Ayun.
walang palo. Pag pumalo yan, kailangan mo palitan, no? Kasi posibleng mag-wild, no? Tataas yung boltahe mo. Or babagsak. So, maring sa dalawa, no? Ayan, may high resistance siya, no? Pin 2 and 3 na to, ha? Pero ang reverse wala, no? Nakita nyo kanina. So, ito yung ipapalit natin dito. Kasi ito yung walang leak, no? Yung luma, may leakage siya sa pin 3 and 4. So, nagpalit tayo ng Schottky diode, no? Ganun pa rin. Bumabagsak pag uminit na. At nagpalit din tayo ng optocoupler. At nakita natin, ginamitan natin ng analog, talagang may leak, no? Yung kanyang pin number 3 and 4 yata yun, may leak siya sa 10K. Kaya maganda may analog tayo, no? Panghuli to ng mga leakage na piyesa, no? Transistor at optocoupler. So, ganun pa rin. Pero nag-improve siya, no? Akala ko nga, yun ang solusyon na eh. Pero nagkamali tayo doon, nag-shutdown pa rin siya, pero mas tumagal, no? May isang oras at kalahati. At napapansin natin, nagfa-fluctuate pa rin from 12.05 volts into 11 point something. Hanggang sa bumagsak sa 10. So, mawawala na ang display, no? Kasi yung 12 volts na nagsusupply sa screen, buwabagsak ng 10, so nawawala, merong sounds pero walang picture. So ito yung sekreto na ginawa natin para mahuli natin. So ayan, mas lalong bumagsak yung voltahe, 2 point something na lang, oh. Ayan. So bago ng optocoupler, which is leakage talaga, no? So para hindi na tayo maghintay ng mahabang panahon na bago lumabas yung sintomas, ito yung sekreto dyan. Habang umaandar siya, tingnan nyo, ah, ginawa ko, ah, para hindi na tayo maghintay. Ayan, nakamonitor, nag-solder ako ng wire dyan para ma-awakan ko yung camera using hot air. Ayan, oh, ang pyesa sa primary regulator side, may tinatamaan ako ng hot air, babagsak yung 12 volts. Mabilis, no? Mabilis na bumagsak yung 12 volts. So, alin yung pyesa na tinututukan natin ng mainit na hangin? So, napansin nyo kung ano yun? So, inductor, no? Ay, siya, oh. Yan. Napapansin ko, pag ini-heat ko, no? Mabilis na umakyat yung boltahe, bumabalik. Pero pag tinututukan ng hot air, babagsak yung 12 volts into 3 volts. So, syempre, inalis natin yung ribbon wire papunta sa panel, no? Habang tayo ay nag-troubleshoot para sa so, inurasa natin 5:30 ng hapon. Time check 6:08, almost 1 hour na, no? So stable pa rin, 12:05 pa rin. By the way, Charlie, this optic test. Yeah, Mandar. Charlie has been very supportive on the deal. So confirm, ito yung sira, no? Inductor. So nilagyan natin ng yung isang pase malaki. Ay, nabukay siya. So babantayan natin mga isang oras pa. Try natin i-check after 1 hour. Mga 7, no? 7:20. Okay, 6:57.
Check natin, dapat stable pa rin ang voltahe. Ah. Ayun, okay na. Okay na talaga. Okay na, stable na. So, tagumpay. No? Hinaan ko lang. Okay. Sa tagumpay ang ginawa natin. Inductor ang sira. Ayan o. Hindi makita. So, pinalitan ko siya ng yung isang klase yung malaki. Adjust natin ang ilaw. Ayan o. Ayan. Ayos. Okay na ito. Stable o. Okay na. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo, no? Isang privilege, no? Sa atin, i-share natin yung ganung sikreto, no? Hindi tayo naghahanap ng ano makapalit. Huwag lang skip yung ads, no? So, masaya na tayo doon. So, maraming salamat po. So, pag di ka pa subscribers, no? Or subscriber, paki-subscribe naman. At paki-click mo ng notification bell, i-on mo siya para ma-notify ka sa mga video na i-upload natin. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli. Stay safe!